And 1, 2, 3. Yan guys. Hello, what's up guys? Welcome back sa Makimi channel. Ito pala si Bans. At ngayon guys, meron naman tayo mga tips and tricks para sa Dama Checkers. At itong tips and tricks na to guys ay applicable sa lahat ng mga mahilig sa dama, kahit sa beginner man o sa mga may opponent na malakas. So, pwedeng pwede to hanggang yung opponent ay sumunod sa mga movements mo or sa pattern na to. So, yun guys. At isa itong variation. So, hanggang sure ball na tayong manalo ay dun tayo hihinto. So, hindi to opening kundi isang variation. So, before we start guys, huwag niyong kalimutang i-thumbs up yung video na to. Tsaka, huwag niyo rin kalimutang i-subscribe, lalong-lalo na sa mga bago pang pumasok sa channel natin. So, huwag niyong kalimutang i-subscribe at i-on na rin yung notification bell guys para maging updated sa mga bagong videos para sa Dama at Checkers. So, before I start this tutorial guys, nais ko munang mag-shoutout sa mga viewers natin. So, shoutout kay Divine Solidor, kay si Habudin Gindo, kay Furinay Show, at kay Liumer Channel. So, shoutout sa inyong lahat at sa lahat ng mga viewers natin at sa mga lahat ng nanonood. Shoutout sa inyong lahat guys, mga supporter, thank you very much. So, yun guys. Tingnan natin yung board para sa tutorial. So, ito guys, tayo yung unang mag-move sa tutorial na ito. So, tayo yung mag-first move. At ang gawin nating movement guys ay 1/16 na opening, kasi ito ang pinaka-best na opening sa lahat ng opening sa dama. So, ito ang better at ito naman yung best. Yan yung opening na gawin natin ngayon. So, ang formation ng opponent sa ngayon guys ay kapag yung opponent ay mahilig magpunta dito sa gilid. After mag-move natin para sa first move, magpunta siya dyan sa gilid. So, ang gawin natin ay ipa-capture natin dito yung piece natin. So, yan. Capture. Nakapag-advance na. So, pag-advance yan guys, kapag magpunta yung opponent dito, so, para itong advantage natin ay harangan niya, hindi natin harangan dyan. So, kasi ang problema kapag harangan natin dyan ay maaring ma-capture yung dalawang piece. Pa-capture dito. So, ang gawin natin ngayon ay dito tayo mag-back up. Para pag-capture niya dito ay mag-forward rin tayo dito. So, kapag maggawa naman siya ng bagong backup guys, for example ito, backup na naman siya dito, ang gawin lang natin ngayon ay magpunta naman tayo dito. So, bakit ba dito guys? Bakit hindi dito? Kasi kapag dito, matrap yung piece na yan. Pero, kung dito, kapag magpunta dyan, backup na naman para dito mag-capture. At kapag dito naman pupunta siya, dyan lang mag-backup para mag-capture. So, kapag yung opponent ay dito mag-move, ang gawin natin yan. So, capture siya, advance na naman tayo dito. So, yan guys. At ngayon, gamitin naman niya yung isang piece pa niya. So, ito yung gamitin niya ngayon. So, ano ba yung i-backup natin ngayon guys? Ang gawin lang natin ngayon ay hindi na natin butasan to. Kasi, kapag butasan natin to, dalawang piece na sa base yung mabutas. So, instead na ganito yung gawin natin, pwedeng ito yung next movement natin. Kasi butas naman siya dito. Hindi na siya pwede makapagpa-capture dyan in case pumupunta siya dito. Kasi ma-twice capture na siya. So, ito yung next movement natin. Kapag magpunta yung opponent dyan, ay pwede na tayong mag-ganyan. So, kahit ma-twice capture tayo, twice capture naman, at nakapag-dama pa. So, pwedeng ganyan or pwedeng dito. So, kapag dyan yung magpunta yung opponent. Pero kung yung opponent ay dito naman magpunta guys, ang gawin lang natin ay i-cover sa side na to. So, pag-cover, yan, capture, capture forward naman tayo. Next movement ng opponent ay di siya pwedeng makapunta dito, di pwede dito, di pwede dito. So, ang last option niya lang guys ay magpunta dito. So, yun lang yung last option ng opponent. So, ang gawin natin ay gamitin natin yung piece na to kasi free ang piece na to mga kapag-move. So, papunta dyan. Tapos, yung opponent naman ay
continue na papasok papunta dito. So, dyan siya papasok sa base natin. So, after that, ito naman yung next movement na ang gawin natin ngayon, guys. At kapag mag-back up naman yung opponent, hindi naman to i-back up niya kasi mahirap kapag ito yung gamitin niya kasi mas madaling makapasok to kapag ganyan na. Harangan lang dito or ganyan, capture, at pasok na dyan. So, hindi yan yung gamitin ng opponent. Ang gamitin ng opponent ay ang piece na to. Yan yung gamitin niya. At ang gawin natin ngayon ay dito tayo magpunta. May dalawang option na yung opponent. Ang dalawang option ng opponent, guys, ay magpunta dito or dito. At ang tricks ngayon, guys, na gawin natin ngayon ay kapag yung opponent ay magpunta dito. So, ano kayang tricks na gawin natin sa formation na yan? Ito, guys, pinakamagandang tricks. Napakadaling manalo kapag gamitin nyo to. So, tingnan nyo, guys. Pagpasok ng opponent dyan, hayaan nyo lang yung opponent na mag-capture dyan. So, mag-move tayo dito. After mag-move, mandatory jump ng opponent, capture siya, at magpa-twice capture na tayo sa side na to. So, bakit ba magpa-twice capture? Kung nakita nyo, guys, kapag mawala to, one capture lang. Pero kapag may isang piece pa dito, second capture, third capture. So, yan yung plano natin. Pa-capture dyan, twice capture siya, habang tayo naman, 1, 2, 3. Yan, guys. So, nagkakaroon tayo ng Flying King dahil sa tricks natin na maganda. At, huwag kayong mamblema, guys, kasi ang movement na ito ay isang movement na safe at naaayon sa mga tips and tricks sa books. At ito, guys, may isa pang sabit yung opponent para hindi siya makapag-form ng ganyan, para makapag-capture, kailangan niya pang mag-capture dito. So, pwedeng dito na mag-capture or dito. So, kahit saan tayo mag-capture, panalo tayo kasi na-trap na ang piece na to sa isang to, at ang tatlong to naman ay na-trap sa isang piece lang. So, last move na niya at talo na siya. So, yan, guys, para sa tutorial tips na pinag-share ko sa inyo kapag yung opponent ay yun yung gawin. Isang magandang tips and tricks. So, yun lang, guys, para sa video natin ngayon, para sa tutorial, tips and tricks ng Dama at Checkers. Kapag nangyari yung formation na yun, guys, gawin nyo yung formation na yun at siguradong manalo kayo. At ngayon, guys, thank you very much for watching. Huwag nyong kalimutan ulit na mag-like, mag-subscribe, at itap ang notification bell para maging updated sa mga bagong videos, mga puzzle, at pwede kayong mag-request para sa i-upload ko next time. At huwag nyo rin kalimutan, guys, na i-visit yung video section ng channel namin. Nandun lahat ng gusto nyong malaman tungkol sa Dama Checkers. Yan, guys. Huwag nyo kalimutan i-visit yan. At marami kayong matutunan. So, thank you very much for watching, guys. Once again, this is Vance from Makimi Channel. Have a good day.